goat umaga dito eh. So good morning mga goat morning mga kakambing. Ako si TP, DH ng mga DH na nagiging unicorn. Char. Nag-live ako ngayon kasi hindi ako dapat magla-live eh. Tuhanan lang eh, tatamad na ako talaga mag-Facebook. Ano, nag-live ako ngayon kasi oras na ano sagutin kasi umover na eh. So, gawin natin systematic ulit. Yung usual lang na live na himay-himay, ganyan. So, ano, mga approximately 24 hours ago, nag-claim ang SAS, ang Byron, at saka Maharlika din daw, na unpublished daw yung kanilang page. No. Tapos, biglang ang kanilang paratang, Black Ops ko daw. Parang Black Ops ko, Black Ops ng Malacanang, Black Ops daw ni Mel Robles, ganyan. Tapos sabi ko, isang taon na mangangotong mga to, isang taon na. Tapos, hindi naman ako nagsasalita. Eh kung Black Ops namin yan, kung totoong Black Ops namin yan, eh matagal na yung band. Hindi ba? So sabi ko, parang may mali. Tapos may nag-report sa akin, isang nakapanood ng live ni Sas, ang sabi, Kesha raw, meron daw siya 180 days para mag-appeal, ganyan, para umapila doon sa pagkaka-unpublish. Tapos, somehow, magically, less than 24 hours later, up na naman yung page. Ganun, up na naman daw yung page. Darating tayo dyan, himayin natin yan isa-isa. Tapos sabi ko, alright, so in-unpublish ka, less than 24 hours, nag-up yung page mo. So, ano mas, kasi ano eh, normally ang sa pag nag-iimbestiga tayo, the simplest explanation is the best. So ano to, plot ng CIA, Malacanang, Mel Robles TP, na sobrang palupalupot ang kwento. Or simple lang nag-deactivate tapos inactivate pabalik. Ay. Alam nyo kasi may mga nagtatanong dyan. Tumaba ako? Oo, masarap kumain eh. Ano, may nagtatanong dyan, sabi, o TP, ba't ka biglang nag-quit sa pagbablog? Actually, simula nung nanalo si BBM, ang huli kong vlog na yung perme na nagbablog hanggang mga June 2022. O nanalo si BBM May 2022. Ang huli kong vlog na yung perme pa hanggang June. Actually nung June hindi na masyadong madalas kasi nga busy na ako sa buhay. Tapos may mga tatanong, mag-ano na 1.5 years. O 1.5 years na ako hindi maingay. Tapos sinabi, ano nangyari? Kasi alam ninyo, nung 2015 pa ako nag-umpisa na mag-TP. Tapos halos magkasabay kami ni Sas nag-umpisa. Oo, kasi nag-umpisa ako mag-TP November 2015. Nagka-cross ng landas namin ni Sas mga May 2016. Tapos dire-diretso naman. Tapos naisip ko, tatandaan ko noon, 9 years later, noong 2022 na, tatandaan ko yun yung mga bandang February or March 2022. Nag-message sa akin ng SAS, natanong nasan ako, nasa ano, yun, eskwelahan, Fry Building, School of Mathematics. So, ano, after the sabi ni Sas, uuwi daw siya ng Pilipinas kasi daw wala daw siyang residence visa doon. Tapos sabi ko, ba't di ka na-renew? Di ba nagtuturo siya sa Maastricht? Sabi ko, ba't di ka na-renew? Pinag-tripan daw siya na akbayan, parang ganun. Tapos ako naman, bilang kaibigan, sabi ko, sige, tulungan na lang, paano gagawin? Tapos na, alam nyo kasi, ang kwento for the past 9 years, naging babysitter ako ni Sas.
yun ang bottom line, babysitter ni SAS. E de, gumawa yan ng page mga 2016. Gumawa ng page ng 2016. Umuwi ng Pilipinas, ako susundo. Walang titirhan, sa bahay ko magtitira. Walang panggasto, sa akin ihingi. E tanda ko pa nga eh, nung magtuturo na yan sa Maastricht, wala pa nga pabayad ng bahay yan eh. Oh, tapos sa akin pa nangutang. Tapos sabi ko, sa akin naman eh, kaibigan naman eh, di mano. Ang hindi ko maintindihan, sabi yan nabla, mayaman ka pala TP, may pera ka pala, ganyan. Eh totoo namang may naipon ako. Totoo naman yun. Sa palagay niyo, mapapauta ko ng 1,000 si SAS nung panahon na magkaibigan pa kami. Nang wala akong pera. Sa ikaw, sino ilang kaibigan niyo na uutangin niyo sa 1,000? Oh. So ano ibig sabihin nito? Nung panahon na napapakinabangan pa, ikaw SAS, nung panahon na napapakinabangan mo pa ako, tauutangan mo pa ako ng 1,000, walang issue sa iyo na may pera ako. Pero noong naghiwalay na tayo ng landas, o siguro hindi mo na ako napapakinabangan, bigla nag-i-issue na. Eh bakit ganun? Ano ba ito? Hindi naman ito. Black nga. Alright. Tapos, ano? Paano ba ito? Over the years, ito, tipi-tipi, ganyan. Tapos mga bandang 20, nung pandemic na, edi syempre, petics lahat. Sabi ko, hindi makapag-aral nga ka ako. Pinag-uusapan namin ni SAS yun eh. Sabi, ang unang nag-float sa akin na mag-aral sa Europe, si SAS. Ang sabi niya, alam mo ba RJ, ang dali-daling kumuha ng scholarship dito sa Europe, ganyan. Mag-aral ka dito, kahit matanda naman dito, okay lang mag-aral, ganyan. Tapos sabi ko, makunat ako. Kasi nga guys, ganito, hindi ko ugali yung nakikipag nag-uusap ng pera. Gets nyo? Paki eh. Mas maganda pa yung yung may kaya, tapos tahimik lang. Eh ganun lang naman ako eh. Eh bago pa ako nag-TP, may kaya na ako, nakaipon na eh. Tagal ko nag-oil and gas na proposal writer. Kasi hindi ko style yung nagwawagwag ng kayamanan. Hindi yung kamukha ni Maharlika na ang cute, may squirrel. Ang daming squirrel, ang cute. Anyway, ganito. Hindi ako kamukha ni Maharlika na nagwawagwag ng kayamanan tapos hindi pala makabayad ng credit card. Hindi po ganun. Hindi ko trabaho yun. So anyway, balik tayo rin sa usapan. Alam mo, normally hindi ako papatol dito eh. Kaya lang sumobra. Nandadamay na ng bata. Kasi doon sa isang live daw ni SAS, ang sabi niya kay Mel, maawa naman daw si Mel doon sa kanyang anak na may kapansanan. Tapos sinabi ko, sarili ko, alam nyo, sa siyam na taon ko pagtitipi, niminsan hindi ako nandadamay ng bata. Lalo pa pag may kapansanan, lalo pa pag special child. Sabi ko, putya, ano to? Ano, sunugin yung buong syudad? Ano parang ganoon? Parang raise everything to the ground? Ganyan. Pati yung bata na may Down syndrome, isasama mo sa politika mo. Isang taon ka na daldal tukol sa akin. May inilabas ka bang pruweba? May inilabas ka bang ebidensya? Wala. Sabi mo nung araw, nung may issue ka sa Maastricht, sabi mo, pinag-iinitan ka ng akbayan. Ako naman, bilang kaibigan, dinaniwala na lang ako. Kasalanan ko din yun. Pero wala ka naman binigay sa akin ebidensya nun. O tapos ngayon, naban ka ng less than 24 hours. Ang akusasyon mo naman, pinagtulungan ka namin ni Mel. Wala ka rin naman binigay na ebidensya. O sabi mo, nagnakaw ako ng pera ng bayan. Wala rin ebidensya. Ano to? Ngangaw na lang ng ngangaw?
alam mo, Sas, totohanan lang, matagal ko na napapansin yung red flag. Kasi alam mo, ikaw, nag-aral ka ng international relations, di ba? Tapos, isa sa mga paboritong case study ng mga nag-aaral ng international relations, yung Cuban Missile Crisis noong 1960s, kung saan muntik na sumabog yung buong mundo, muntik na mag-nuclear war between the United States and the Soviet Union. Buti na nga lang, cooler heads prevailed. Di ba? Ang problema siguro, ang problema kasi sa iyo, Sas, pag ikaw ay nakukumpronta na, pag ikaw ay naiipit, nalalagay sa alanganing sitwasyon, nagme-mental at saka emotional breakdown ka agad. Matagal ko na napansin yan. Ang pinakaunang instance na solid na instance, tatandaan nyo yung 2017 na ASEAN Summit, yung sinugod ni Sas yung taga-BBC, yung si Jonathan Head. Sinugod niya, tapos sabi niya parang, why are you destabilizing the Philippines? Tapos iyak-iyak siya, ganyan. Tapos sinabi ko, ito ba yung tamang lugar para makipagbangayan sa kay Jonathan Head ng BBC? O diba, nag-meltdown siya doon? O yung pangalawa, yung nung pinatayan ka ng ilaw doon sa, ano ba, Cavite State University ba yun? Basta yung isang state university sa Greater Manila area. Tapos pumitik ka din. Tapos, di ba nag-ano ka? Di ba nag-fundraising ka pa nung ano para idemanda si Jover Laureo? Nag-raise ka pa ng halos 1 million? Tapos unang hearing, inatras mo yung kaso? Ay sabi ko, may problema to. Eh ngayon, sabi ko naman, eh ako yung pagkakaibigan, tapos eh nagkalabuan. Hindi ako yung makikipagtirahan pa rin sa kaibigan, di na. Ang iisipin ko na lang, kasi ganun dapat, palagi ko ganun yung tama ugali eh. Yung iisipin ko na lang parang, kahit pa paano, may pinagsamahan naman eh. E di lumakad, maglakad na lang ako palayo. Huwag na lang magsalita. Kaya lang kasi Sas, ang problema, nandadamay ka na ng bata. Tapos, sa taas ng pinag-aralan mo, palengke ka pa din. Para kang palingkera pa din. Ano nangyari? Isipin mo, ang branding mo, Diyos ko, tandaan ko pa ngayon, ang branding mo, international relations scholar. Kailan ka pag-graduate ng master's mo? 2018? Meron ka na bang peer-reviewed na publication? Paano ka naging scholar? Wala kang publication matapos ng thesis mo. Kasi sabi ko, ba't ganun? Ano nangyayari kay Sas? Tapos tahimik lang ako kasi ako, baka ganun talaga buhay. Hindi lang nagpa-publish, ganyan. Then, sige lang. Tapos natatandaan ko noon, nung pagka-uwi mo, galing Europe, diretso ka sa bahay ko, nakatira ka pa, nakikain ka pa sa hapag ko. Tapos sinama pa kita doon sa apartment ko sa Baguio. O yung mga umechenis, yung may mansion ako sa Baguio. Hindi po apartment yon, nirerentahan ko lang. Tapos sabi ko noon, ano noon eh, tatandaan ko yun eh, April, mga April na eh, March or April na. Tapos sabi ko noon, uy, nangunguna na si BBM sa ano, tsaka si Inday, nangunguna na sa survey, mukhang sigurado na silang mananalo. Tapos ang sabi ko pa nga sa iyo noon, ano, maganda kaya mag-setup tayo ng ano, kahit meeting with BBM, para makilala ka lang. Kasi ako sa sarili ko lang, eh di syempre, ala pa akong tinapos, di ba? College dropout ako. Kulto nag-aaral lang ngayon, ayan o. Oh. Yan yung School of Mathematics. Tapos ano, sabi ko, alright, hindi naman ako, balabo ako ma-appoint. Sabi ko, o kung ma-appoint man ako, iskandalo pa yan. Kaya lang ikaw yung merong credentials, ikaw yung may master's degree na sa magandang universidad pa sa Leiden. Tapos, sabi ko, pag in-appoint ka, at least, mas konti yung, ano, mas likely ka na, sabi ko, mas likely ka na ma-appoint, mas less yung friction. Kasi, may pinag-aralan ka. So, sabi ko siya, o tara, ano, set up tayo ng, ano, lunch o dinner. Parang dinner yata yun, lunch yata yun, lunch. Lunch with, ano, lunch with BBM, para ipakilala lang kita. Para kung sakaling maging presidente to,
siguro maging kanyang advisor, hindi ba? Eh, kasi yun ang pinag-aralan mo eh, di ba? Mag-international relations. Tapos dumating yung araw na magla-lunch na tayo. Ano ginawa mo? Nagulat na lang ako, nasa Baguio kami noon ha. Nagulat na lang ako. Bigla siya nag-Maynila. Biglang nawala. Tapos nang mabalitaan ko, nag-party-party sa Maynila. Tapos, ako naman, na nag-set nung lunch meeting para makilala siya ni BBM, napahiya. Punta ako kay BBM. As in, nag-lunch kami. Nag-lunch kami, wala yung guest of honor. Tapos sabi ko, wait lang, parang may mali. Sabi ko, ano ba to? Inihahanap, sabi ko, kagagaling mo lang ng Europe, nakansila ang iyong visa, wala kang trabaho, nakikitira ka sa akin, nakikikain ka sa bahay ko, so tagilid ka. Tapos heto ako, inihahanap ka ng karir, literal na inihahanap ka ng karir, tapos babaliwalain mo yung pagkakataon. Eh, sabi ko, putya, parang may mali. Ano ba? May saltik ba ito ka ako? Emotionally, mentally unstable ba ito? Tapos napagtanto-tanto ko, sabi ko, hanggang kailan ko gagawin to? Yung tuwing may problema ang SAS, tuwing nagigipit sa akin ng takbo, pero pag naluluwag-luwag ng bahagya, biglang magkakalat na naman, tapos pag nagkalat ng bongga at naipit na uli, ako na naman ang sasalo. Ni? Sabi ko, ano to? Magkukwarenta na ako. Uubusin ko, sabi ko, nagdinili ako sa sarili ko, sabi ko, wala, naubos na ang panahon ko sa ano, naubos na ang panahon ko sa aka-babysitter dito. Ano to? Uubusin ko na lang babuhay ko na babysitter ni Sas, o kailangan ko ng gumalaw na para sa sarili ko? Ngayon, tandaan ko pa nga eh. Kasi tandaan ko pa nga eh, noong panahon na nag-check ako ng options kung paano mag-aaral sa Europe, eh kabado ako na mag-aaral sa mainland kasi madalang yung nag-i-English doon. Gusto ko nag-i-English para hindi na ako mahirapan. Yung Englishing. Kaya ako nasa nag-aaral ako dito sa UK. Ayan o, Paligid, University of Bristol. Ayan o. Ta-da! So anyways, sabi ko, tanda ako pa nga nung sabi ko, uy, may degree o sa ano ka ako, sa Goldsmith, sa University of London. Tapos meron ding option na open university. Tandaan ko yun eh, may option ako na mag-open university. Tapos tanda ako pa yung sabi ko, uy, open university pang 400. Sabi ko, hindi, parang UP na din yun. Sabi ko, hindi na rin masama. Maganda na mag-eskwela sa UP. O di, karangking naman niya yung UP. Tapos sabi mo, wag, pangit sa Open University. So ako naman, nakinig sa'yo. O di, apply ako sa mas magandang eskwelahan. Ginapang ko yung application. Pinaghirapan ko. Tapos ngayon, jumakpat ako. Nakapasa ako sa number 55. Itong yung hindi alam dyan. Sa QS rankings, number 55 po ang University of Bristol. Number 55 sa buong mundo. Ang UP po, number 407 na yata ngayon, 406. Malayo. So sabi ko, oh, ito na. Hindi na masama. At ikaw pa yung supportive nung una. Kaya hindi ko naiintindihan. Ngayon na nag-aaral na ako dito, at isa ka naman sa nagtutulak sa akin na mag-aaral sa Europe. Tapos biglang issue na uli, issue naman sa iyo na nag-aaral ako. Ano ba to? Girl, alam mo, kailangan mo magpatingin sa doktor. Sas. You need professional help. Hindi ko alam kung ano yan. Kung ano ba, paranoid schizophrenia na prone to delusions? O bipolar ka ba? Ano ba? Bakla, kailangan mo magpatingin. Hindi ako galit. Kasi nakamove on ako eh. Nag-aalala ako para sa iyo. Sa alang-alang sa pinagsamahan natin. Magpatingin ka, bakla. Magpatingin ka. Kasi
malala na yan. Pagpatingin ka sa doktor, sa ano, ano ba, psychologist ba, psychiatrist? Hindi ko alam yung pinagkaiba ng dalawa na yun eh. Basta sa, ano sa dalawa? Yung ganun. Patingin ka doon. Lalo na, at ikaw mismo, nagsasabi publicly, na i-trans in the family. Na merong, na yung, di ba, na asylum yung isang kapatid mo kamo, sinabi mo publicly. Ay, eh sabi ko nga eh, nung kasagsagan pa ng TP, mga 2017, 2018, nasabi ko, tagal na yung magkaibigan ni Sas, parang 7, 8 years na. Tapos, ni minsan, wala pa siya sa akin pinapakilala na kaibigan niya na pang matagalan. Walang pinapakilala sa akin. Nasabi ko naman, baka naman nangyari sa kanya yung nangyari sa akin, kasi nung nag-TP ako, hindi siyempre, baka Duterte. Ang nangyari sa akin talaga, marami sa mga kaibigan ko sa UP Diliman, talagang ano, tinakwil ako. Ganun ang nangyari. O sabi ko naman, baka naman tinakwil din siya. So ganun na lang, parang benefit of the doubt. Ganun, sabi ko, baka naman tinakwil din siya. Kaya lang, ang hindi ko maintindihan, ngayon, bakit halimbawa ang nakapaligid sa iyo, si Byron at saka si Maharlika, na parehong isinusuka mo dati. Hindi ba pag makausap tayo, dirindiri ka sa mga yan? Na ang jojologs. Tapos sila yung kasama mo ngayon. Tapos yung mga kaibigan mo na long time, wala. Tandaan ko pa nga yun, nag-umpisa ka na mag-vlog ang unang-una mong video, yung nagsalita ka sa United Nations. Tapos ano ka, parang aktivista ng mga trans woman. Parang miyembro ka daw ng STRAP nun. Sabi ko, ba't ka ako ni isa sa mga miyembro ng STRAP? Wala akong nakilala. Nung inapi ka sa ano, Cavite State ba yun? Basta yung nag-speech ka tapos pinatayan ka ng ilaw. Ba't ka ako yung strap, hindi nagsalita para depensahan ka? Ano ginawa mo sa kanila? Yung ginawa mo ba sa akin, ay kamukha ng ginawa. Yung ginawa mo ba sa akin, ginawa mo rin sa kanila dati? Ba't wala kang kaibigan na tumatagal? Tapos sa tagal mo na nagtrabaho sa Europe, ilang taong ka nagtira dyan, uuwi ka ng Pilipinas, wala ka na ipon. Tapos aasa ka sa akin, makikita na ka sa akin na wala namang issue. Ang hindi ko lang mag-gets, ano akala mo, nung nakikita na ka sa bahay ko, pag-uutang ka sa akin ng pera, baliwala lang yun? So, ibig sabihin, wala akong means. Ano? So, ibig sabihin ko, ang tingin mo sa akin, eh patay gutom, na wala dapat na pera. Tapos pinautang kita ng 100,000. Edi, either one, okay lang sa'yo na alam mo na may kaya ako nun kasi napapakinabangan mo ako, ganun ba? Or, alam mo na wala ako at sa kabila noon, ginagatasan mo pa rin ako. Edi, walang hiya ka either way. Hindi ba? So, Sas, ang tagal-tagal mo nang umangaw-ngaw, mag-o 1 year na yata. Nasaan ang ebidensya? Yung hindi imbento, ha? Yung verifiable. Yung ebidensya na tatayo sa korte. Eh, nakakatawa nga, eh, mami, eh, demanda mo ako sa korte. Tapos kamukha nung sa libel hearing mo kay Jobber, unang, ikaw na nga nag-akusa, ikaw pa nalusaw. Unang hearing, nadurog ka. Ito pa nga eh, isipin nyo, di ba dinimanda kami ni Jobber? Yung sa Pinoy Ako Vlog, dinimanda kami ng data privacy. Eh di syempre, umuusad yung kaso. Tanong, sino ang nagbabayad ng abogado? Ako. Abogado namin, tas ako nagbabayad. Para hindi maistorbo ang buhay niya sa Europe. Pag may kailangan tumistigo sa korte, sa panig namin, sino lilitaw? Ako. Hindi ako lilitaw ng karambola. Hindi ako lilitaw ng karambola. Absent ako sa karambola. Para ako yung tumestigo, imbis na siya. Ako yung nilalait-lait ng kabilang panig habang naghihearing doon sa data privacy case. Ako yung binababoy ng kabilang panig. Tapos siya, masaya sa Europe. So sa akin, okay lang. It is
Ganun talaga buhay. Sabi ko, sige na lang, para naman sa kaibigan. Tapos naluloka ako sa lahat. Girl, alam mo, hindi ko nakikita na magkakaroon ka ng career sa international, sa politika, sa international relations, kasi ang mga specialist, ang mga scholar ng international relations na inilalagay sa mga sensitibong posisyon ay may responsibilidad na humawak, na mag-handle ng mga issue na may taong mamamatay. Ganong kabibigat yung mga issue na po pwedeng, pag nagkamali ka, giyera, digmaan, libo mamamatay pag nagkamali ka ng desisyon. Yung karakas na ginagawa mo na yan, na ikaw ay tamang hinala, unang sumagi sa isip mo, eh yun na yun. Delikado yan. Tapos, ang tagal-tagal na, wala namang ano, wala namang patunay. Tapos, hindi ka pinapansin, tapos mandadamay ka pa ng bata. Bata na 9 years, ilang taon na ba yun? 9 years old na yata yun eh. 9 years old na may Down syndrome, hanggang yung sinangkala mo pa sa life mo. Napakababoy naman. Ay. Alam ninyo, ang kaba ko dyan, katotohanan lang. Ito ang masaklap na katotohanan. Pero sabi ko, let me put myself in her shoes. So, fact number one, noong binention ko yung UK Open University nila, ano, parang minaliit niya kasi pangit daw yung ranking. So, in short, mahalaga sa kanya yung ranking ng eskwelahan. Maganda ranking ng Leiden, eh, number mga 120, mga ganun. So, nila, ano, parang hindi niya feel yung Open University kasi number 400. Kasi syempre, she takes pride na nag-aral siya sa Leiden. Tapos ngayon na nag-PhD ka, ang ending mo sa isang eskwelahan sa Beijing na ang world ranking ay 1,200. Naiintindihan mo ba, Sas? Pinibili ko intindihin. Sabi ko, eh, mas mabig ka talaga loob ko kung gano'n ang mangyayari sa akin. Una, medyo elitista ako pagdating sa eskwelahan. Kuwari ako si Sas. Sabi ko, medyo elitista ako sa pagdating sa eskwelahan. Yung 400 bababa sa akin. Tapos ngayon, nag-PhD ako. Ang ending ko, 1,200. Ni yung eskwela ko, hindi man lang, wala man lang ranking sa, ano, sa discipline ng politics. General ranking lang yun. Pangalawa, na, ang master's thesis ko, ang master's thesis ko noong, at saka bachelor's thesis ko, bisas, eh, basically, generally, can be viewed as anti-China. Tapos ngayon, magsusulat ka ng doctoral dissertation sa gitna ng Beijing. Sige nga, ano, i-discuss mo nga yung iyong master's thesis sa isang symposium dyan sa Beijing kung hindi ka ma-deport. Sige nga. Sabi ko, eh, ipit din siya. Hindi siya pwedeng kumontra sa China. Lalo na ngayon na nag-i-step up na yung, ano, nag-i-escalate na yung problema ng China tsaka Amerika. Wala siya freedom of speech dyan. Yari yan dyan. Tapos pangatlo, well documented ang discrimination against trans women sa akadim ng China. Check nyo lang Wikipedia. Kalat yan eh. Check nyo pa yung mga, ano, mga scholarly paper. Sabi ko, in fairness, mahirap talaga ilagay niya. Alam nyo kasi guys, alam mo Sas, kailangan mo magpatingin. Kasi, wala kang relasyon na tumatagal. Wala kang kaibigan na tumatagal. Tapos, yung mga kaibigan na pinakinabangan mo dati, na hindi mo na napapakinabangan, wala ka rin utang na loob. Traitor ka pa. Eh, ngayon, isipin mo, doon sa huling taon na to, ilan ba tinira ninyo sa vlog ninyo, sa vlog mo? Ilan ba inatake mong tao doon?
ilang tao ang nilait mo sa vlog mo nung huling 12 buwan? Ako lang ba? Hindi, madami. Madami kang inaway doon. At marami doon pinapersonal mo pa. Tanungin kita, eh bakit ako yung magkapablock sa'yo? Hindi ba kang pwede sila magreklamo? Tandaan ko, may isang abogada. Binaboy mo kasi kamo sagwa ng ngipin. Nagpa-veneers pa kamo, parang ganon. Tapos sinabi ko, babaw naman ng issue niya. So itsura lang issue. Wala na, wala na. Abogada pa yun na matalino, matakas ang pinag-aralan, abroad pa nag-LLM yata yun. Yun lang ba binaboy mo? Hindi, ang dami pa. So sasabihin ko, so basically, sa 10 potential na suspect, ba't ako napili mo? Alam mo, tutuhanan lang kasi sas. Ang napapansin ko, parang hindi kayo mabuhay ng page nang wala ako. Ha? Kasi sa lahat na binato mo, walang ebidensya eh. Wala. Parang ganito lang, magtira ako sa isang kubo. May option, tapos meron akong posporo. Ibig sabihin ba na susunog yung kikubo? Hindi. Just because I can, it doesn't mean I will. So, ang tanong, alright, sabihin natin na I have the capacity na burahin yung page mo sa mundo. I have the means. No. Ano yung motibo ko para gawin yun? Ihamak na mas malaki naman akong vlogger kesa sa'yo. Doblin ng follower mo, eh mas marami, kahit doblin mo yung follower mo, mas marami pa sa akin. So sino ka? Ganun ka ka-importante? Maklok. Girl, magpatingin ka. Magpatingin ka, Box. Yung hormones mo, inumin mo sa tamang oras. And ano, ang wish ko lang, ano, maging masaya ka. Pakawala mo yung galit sa dibdib mo. Kasi hanggang yung mga taong hindi umaaway sa'yo, naging kalaban mo. Ginagawa mo kalaban. Oh, kasi at the end of the day, eto, nandito ako ngayon sa ano, math building sa Bristol. Tapos merong ano dito eh, may consultation. May consultation ako sa professor ko. Kasi may tanong ako about sa magiging exam namin. Tapos na pag-isip-isip ko habang naglalakad ako papunta dito. Sabi ko, dire-diretsahin ko lang to. Tapos ka ako, master's ko, PhD. May mga ano eh, may mga funded na position naman eh. So hindi ko na kailangan gumastos eh. Solve na ako. Sabihin man natin na may edad na ako pag-graduate. Siguro pwede ka PhD ako, 44 na ako eh, matanda na ako eh. Kaya lang, kahit na matanda na ako, ako lang may PhD sa Artificial Intelligence sa Pilipinas sa isang eskwelahan na mataas ang ranking. So ibig sabihin, kung hari nawa mangyari 'yon, may kalalagyan ako. Meron akong market. Meron akong posisyon, meron akong gagawin. At hindi ko kailangan na magpander, hindi ko kailangan sumipsip sa audience ko. Kailangan akong audience ko computer. So kung ganun, eka ako, ikaw, ang tagal-tagal mo na nasa Europe, tapos may nag-screenshot sa akin ng live mo, tapos nalilimos ka pa doon ng pakape. Ang issue ba ay ano? Masyado, ano? Nakakaiba na masyado ako maraming pera o ang issue ay waldas ka sa buhay? Kasi ang tumuturo sa akin, waldas eh. Kasi kung ako ang magtira na 10 taon sa Europe, anak ng tinapa. Tapos ano? Working student ako, kumikita ako. May mata ba itatabi ako? So sana, sas, yung mga problema mo sa buhay, huwag mo i-project sa iba. No. No. No.
Tsaka sana, pag politika, politika lang. Ikaw nang dadamay ng ano. Tanda ko nga eh, kutsa. December, ano, bumalik ako dito, December, ano, December 28. Dumating ako sa Bristol, December 29. Kasi ano, ang magpa-finals, kailangan ko mag-review. Tapos eh, ano, siyempre, malungkot ako, magbabagong taon, mag-isa ako dito. Tapos, may nag-message sa akin, nakaklasiko, taga, ano, taga Gloucester, taga malapit na siyudad rito, sabi doon daw ako mag-medya noche. Yung kaklase ko na yun nung high school, kaklose ko yun nung high school, pero 24 years na kami din nakikita. Tapos pumunta ako doon, well, ano, masaya kami, tawa kami ng tawa. Tapos sabi ko, ah, may mga kaibigan pala ako na matagal. Sabi ko, hindi ko lang napapansin kasi siyempre, ang tagal na nung panahon na lumipas eh. Pero may mga kaibigan pala ako na ano, mahal ako. Maraming mga tao pa lang, yung personal lang, hindi ko naman kailangan maging sikat eh, pero yung personal lang na mga kaibigan na nagmamahal sa akin. Tapos nung umuwi pa nga ako dito sa Bristol the next day, inuwihan pa ako na ensaymada eh. Tsaka ano, ensaymada at tsaka siopaw. Isang ano, isang plastic bag. Sabi ko, may ganun pala akong mga kaibigan. Oo nga pala, thank you Lord. Sabi ko, ikaw Sas, nasan yung mga kaibigan mong ganun? Yung pag-uuwiin ka ng ensaymada at siopaw, nasaan? Meron ka dating ganun eh, na kaibigan. Hindi lang pag-uuwi, hindi ka lang pag-uuwian ng ano, ensaymada at siopaw. Patitirahin ka pa sa bahay, pakakainin ka pa, pag wala kang pera, wala kang pangrenta, pauutangin ka pa, iahanap ka pa ng karir, pag may kalabang ka, ipaglalabang ka pa, tapos tatrader mo lang. Ano, dahil gumawa ka ng multo na ano, gumawa ka ng multo tapos tinakot mo yung sarili mo sa multong inimbento mo. Hindi po ganun. Hindi po. Hindi po ganun. So, pag nilinilayan mo buhay mo, girl, hindi ka na bumabata. Kapat na taong kapag yan sa China. Hindi natin alam ang mangyayari sa susunod na mga taon kung mag-escalate yung away ng Amerika, ng Pilipinas, ng China. Gugulo pa buhay. Ito na ba yung pinaka, ito lang, ito na ba yung pinaka-optimal na strategy para sa survival mo? Kasi ito na yung pinaka-maganda mong maisip. I can respect that. You know, I let you do whatever you want to do. Pero ito na ba yun? Ito na ba yun? Alam mo, on a final note, ako, nag-aral ako dito kasi I want to believe na despite everything na I've experienced in my adult life, I want to believe that there is goodness in people. I want to believe. I want to still have faith in humanity. And I kind of convinced myself right before I flew here, you know, during the process that I was still applying for a UK university. I cannot help but see that if I remained in politics, I will lose my faith in humanity. And I don't want that to happen. And it's just unfortunate na ikaw yung isa sa mga bagay na nagpapagawa, nagdudulot nun. Sabi ko, hirap ng buhay. Bibigyan ka ng pagkakataon, itatapon mo. Tapos, pag nagka-leche-leche buhay mo, iba may kasalanan. Sabi, sagutin mo rin paratang sa'yo, bakit may ebidensya ba? O sige, sabihin ko anak mo sa tanong si Sas. O, patunayan niyang hindi. E, trabaho ni Trillanes yun eh. Ano ba? Yun ang trabaho ni Trillanes. O, ito ang konsesyon ko, patunayan mong hindi. Eh? Ano ba yan? Sa tagal-tagal niyo nag-follow sa akin, wala kayo natutunan? O, yung una ito. Yung una yung ano, kay Trillanes nga na, o, ito ang konsesyon ko.
Sabi niya kay Duterte, oh, ito, meron kang bank account. Patunayan mo na hindi nakaw yan. Ganun ang sabi ni Trillanes. Anong ginagawa niyo ngayon? Oh, ito ako sa Choco. Patunayan mo hindi totoo yan. Walang ebidensya. Excel sheet lang. Oh, tapos, yung iba naman, ano, inulit-ulit nila yung drug war ni Degong. O sabi, oh, EJK, EJK, Emerut, ganyan. Paulit-ulit, kulang ng ebidensya. So, ano ginawa nila? Goebbels big lie technique ng Nazi Germany. Parang, a lie when repeated often enough becomes the truth. Ulit-ulit, hanggang maniwala ang tao. Eh, ano ginawa mo, Sas? Hindi ba ulit-ulit ka lang din for the past year? Wala ka naman binibigay na, ano, wala ka naman binibigay na definitive na ebidensya. So, kako, ano yung ginagawa mo? Yung ginagawa mo, yung mga bagay na kinasusuklaman mo dati, na ikaw yung taong kinasusuklaman mo. Yun ang kailangan mong ma-realize, Box. Ikaw yung kinasusuklaman mo. Yung, Diyos ko, sikat na sinabi ni ano, Friedrich Nietzsche, yung he who fights monsters must see to himself that he does not become a monster. For when you stare long into the abyss, the abyss gazes back into you. Na sinabi rin ni ano, Selena sa Mobile Legends. Bakla, you have become the monster you've been fighting. And I'm just lucky na I got out before I became that same monster. Unbelievable. Well, sana masaya ka. Sana yung ano, ang wish ko na lang, sana yung mga kaibigan mo ngayon, hindi mo traidorin kamukha sa ginawa mo sa mga kaibigan mo dati. Yung mga politiko na siguro kalinya ni ano ngayon, kalinya ni Sas ngayon. Tandaan nyo, may mga anak din kayo. Huwag sanang mangyari kung dumating yung panahon, magkalabuhan kayo ni Sas. O nung kung sino man sa mga yan. O baka pati anak niyo idamay. Alam nyo, ako, meron akong mga personal din na family issues, pero ni minsan, hindi ko pinost sa Thinking Pinoy ang kahit anong nangyayari sa personal life ko, dahil personal na buhay yun. Si Sas nilait niya sarili niyang nanay. Ewan ko lang ha, kung kaya niyang gawin yun sa sarili niyang nanay, kung kaya niyang gawin yung ginagawa niya sa sarili niyang pinakamatalik na kaibigan, sino kayo? Kakikilala lang niyan sa inyo. Sas, ikaw naman Sas, matauhan ka na. Ituin ang gagaling mula sa ano, dati mong kaibigan. Matauhan ka na. Hindi pa huli ang lahat. Kung may issue ka sa buhay mo, resolbahin mo. Pero wag mong isisi sa iba pag nagkakandaletsi-letsi buhay mo. Dahil marami nun sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon, ikaw din yung may gawa. So yun lang. Nakatabang. Anyway, mag-review na ako para sa finals. Sayang eh. May mga nagsasabi sa akin, ano eh, parang bumaliktad na raw ang mundo, tapos ako din nag-aaral, MME. Sabi ko naman, eh, ganun talaga. Hindi naman kailangan mag-compare ng notes. Hindi naman kailangan magkumparahan. At walang pasalamat ko, sinuwerte ako na natanggap ako dito. Ganda ng eskwelahan ko ngayon, tuwan-tuwa ako. Tapos, mahirap yung pinag-aaralan, kaya tuwan-tuwa din ako dahil gusto nga challenging. Malaking pasalamat ko. Alam mo, Sas, kung ikaw ay marunong magpahalaga sa oportunidad ng kamukha ng akin, eh baka bitbit pa kita ngayon eh. Umangat ka eh. Hindi eh. Nagtatapon ka ng pagkakataon eh. Hindi ko nakasalanan yun. Mas matanda ka pa sa akin. You have to be more mature.
So pag nilayan mo girl yung buhay mo, huwag kang gagawa ng multo tapos atakutin yung sarili mo. Hindi ganun. Ay, it's kind of depressing. Okay, yun lang. Bye-bye.